Chapter 7. You're being very unprofessional. Dinalikuran siya ni Jerome at marahang naglakad patungo sa mesa. I beg your pardon? Inis naman na sabi niya. First, you lied about being married, sabi nito, sabay sulyap sa resume niya. And now, you're quitting even before you've started. You very well know why I am withdrawing my application. It has nothing to do with my professionalism. Mabilis niya itong nilapitan, pero hindi siya pinansin nito. Now, you listen to me, Jerome. No, you listen to me, Erica. Galit naman na putol nito. You're hired. You can start as soon as possible. Titig na titig ito sa natutulalang kausap. You're definitely qualified for the position, and my hiring you has nothing to do with whatever happened between us in the past. You can even read Mr. Alea's remarks if you wish. At kung ayaw mo pa rin maniwala, just think about your mother and how she would feel when she learns you turned away a very promising job. I told you, ayoko ng trabahong to. Pagpipilit ni Erica. Pero wala ka nang mahahanap na ganito kagandang trabaho para sa isang bagong graduate na gaya mo. Please, think about it. Pagsusumamo naman ni Jerome. I can't work for you. I'm sorry for doing what I did the last time we were together. It won't happen again. I promise. Hinawakan nito ang kanyang kamay at akmang hihilahin siya palapit dito nang biglang bumukas ang pinto. Jerome, ito bang... Nagulat na napatigil sa pagtatanong si Raymond. Erica? Nagpalit-palit ang tingin nito sa dalawa. Ano ginagawa mo dito? I'm sorry, but I can't accept your offer. Naguguluhang sabi ng dalaga. Please excuse me. Paalam niya kay Raymond at lumabas na ng silid. Maging ang sekretarya ay nagtaka kung bakit tila maluha-luha ang aplikante ng magpaalam. Sumilip ito sa loob ng kwarto ni Jerome at nagulat nang makitang ganoon din ang itsura ng amo. Wow, pare! Don't give me that look. The last time I saw that look on your face, muntik mo nang patayin ang sarili mo sa trabaho. Naiiling-iling na sabi ni Raymond. Nang mapansin nito ang pagtataka sa mukha ng sekretarya ni Jerome, ay nginitian muna nito ang babae bago isinara ang pinto. Ang kaibigan naman ay malungkot na nagbalik sa kanyang upuan. Now, tell me what's going on between you and Erica. I want to know every single detail, okay? No secrets. Umiling-iling naman si Jerome. I don't know, pare. Kahit ako'y naguguluhan din. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanila ni Erica nung huli silang nagkita. At ang eksena kanina sa mall. I've never felt this way about anyone before. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nadarama ko sa kanya. Gayong in love ako kay Lara. Are you? Alam nitong masama ang tama niya kay Erica. Ngunit minabuti nila ni Rocky na huwag na lamang siyang tuksuhin tungkol doon. But fate brought them back together again. Nangingiting sabi nito sa sarili. Pare, professionally, I think you can get her to work for you, but other than that, I think you're going to have a hard time dealing with her. Nagpalakad-lakad ito sa silid. Why don't you go over to her house and talk to her? Malay mo, she feels the same way about you, kaya lang she's too stubborn to admit it to herself.
Tumingin ito sa nakatingalang kaibigan at saka umiling. Just make sure you know what you want, or rather, who you want. Binuksan ito ang pinto at nilingon siya. One more thing, pare. Alam mo, true love comes only once in a lifetime. So, make sure that you listen to your heart and not to your mind. Learn to read signs. Makahulugang sabi nito bago lumabas ng silid. Naiwan naman si Jerome na pinag-iisipan ng mga sinabi ni Raymond. Bakit nga ba ganito ang nadarama niya para kay Erica? Gayong meron na siyang Lara. At paano na ang nobya? Ano na lang ang gagawin nito kapag nalamang mayroon na siyang ibang minamahal? God, this is not going to be easy on any of us. I can't find it in my heart to hurt Lara. She's been good to me. How can I tell her that I'm in love with someone else? Di mapakaling tanong niya sa sarili. Alas 7 na ng gabi ay hindi pa rin bumababa si Erica ng bahay na labis namang ipinag-aalala ni Aling Julita. Nang dumating siya kanina namang alas 2:30, ay nagkulong na siya sa loob ng kwarto at nang alukin ito ng merienda ay tumangki siya. Naghain na ng pagkain ng matandang babae at paakyat na ito para sunduin ang anak nang may kumatok sa front door. Nagulat ito nang mapagsino ang bisita. Erica, manong lumabas ka na at may naghahanap sa'yo? Maya-maya ay tawag nito sa anak. Nay, pakisabi kay Rufa na masakit ang ulo ko. Bukas na lang ako pupunta sa kanila. Mahinang sagot ng dalaga. Hindi si Rufa. Bumaba ka na rito at harapin mo ang bisita mo. Nagmamaktol naman na bumaba si Erica na ang suot ay maikling shorts na maong na pinuto lamang at saka puting t-shirt na may kanipisan pa. Laking gulat niya nang mamukhaan ang kausap ng ina. Aakyat na siyang muli nang mamataan siya ng dalawa. Erica! San ka na naman pupunta? Kita mong may bisita ka. Sita ni Aling Julita. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Nay naman, sabihin niyo na lang sa lalaking yun na may sakit ako at ayoko siyang makausap. Inis na sabi niya. Aba, ang batang to? Para kang hindi nag-aral sa asta mong yan. Pumarito si Jerome para makausap ka. Kaya dapat lang napakiharapan mo. Saway naman ito sa anak. Hala, sige, mag-usap kayo ng matino. Daig niyo pa ang mga batang nag-aaway. Pilit pa nito. Marahan siya nitong itinulak patungo sa sala. Good evening. Patayong bati ni Jerome. Hindi naman siya makatingin ng diretso sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Mahina, pero galit na tanong niya. Sinalubong niya ang tingin ng binata na hindi malaman kung ano ang gagawin. Umupo siya sa katapat na silya nito. I came here to apologize. I should have done this a long time ago, but I thought it's best not to complicate things further. Panimula ni Jerome. Napatingin ito kay Aling Julita na tahimik nang umakyat sa silid nito. That's all water under the bridge. At anong habaan dapat kong asahan mula sa isang gaya mo? Wala kang respeto sa mga babaeng tulad ko. Matigas naman na sabi ni Erica. What I did was wrong. And I'm really, really sorry for it. Patuloy nitong hindi matagalan ang naghahamon na tingin niya. As I said, past is past. Wala na tayong magagawa.
nangyari na eh. Now, if you'll excuse me. Akmang tatayo siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Para naman siyang kinuryente. Natigilan siya at napatingin dito. I know that I can never undo what I did. Nagkaroon ito ng lakas ng loob nang makita ang pagbabago sa mukha niya. Gaya nga ng sabi mo, nakalipas na yon, so bakit hindi pa natin kalimutan? Why don't you try working for us? You need a job and I need an assistant. Let's face it, we need each other. I mean, professionally. Nagbalik na naman ang pagkainis niya rito. We need each other? Ngek-ngek mo? Sa isip-isip ng dalaga. I'm sorry but I don't need you or your company. There are plenty of jobs in the market. Hindi naman siguro ako mahihirapang maghanap ng ibang magandang trabaho. Maybe. Pero sa amin ay mas may avenue ka for growth. Here, I brought our company profile for you to read. Iniabot nito sa kanya ang brochure, pero tiningnan lamang niya iyon at ni hindi kinuha. Napabuntong hininga naman ito. Halatang pinipilit kontrolin ang inis. I leave it with you. Aalis na ako. Pakisabi na lang sa nanay mo. Taas ng kilay lamang ang isinagot niya rito, kaya nagkusa na lamang itong lumabas ng bahay at umalis. Matagal hindi kumilos si Erica nang maiwang mag-isa. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin. Napatingin siya sa iniwan nitong brochure at nagtatalo ang isip kung babasahin iyon o hindi. Maya-maya ay kinuha rin niya iyon at binuklat. Pagbaba ng kanyang ina, ay kaagad nitong tinanong kung ano ang nangyari sa kanila ni Jerome. Sa natatandaan nito, mabait at magalang ang binata. Mukhang disente at may pinag-aralan. Ngunit hindi na ito muling nagpunta sa kanila mula nang makasalo nila ito ng almusal. Isang taon na ang nakakaraan. Erica, anak, ano bang problema at ayaw mong pakiharapan si Jerome? Mukha namang mabait at mapagkakatiwalaan ang batang yun ah. Simula nito. Hindi naman ako magagalit kung sasabihin mo sa akin magnobyo na kayo. Mabuti nga yung dinadalaw kanya dito sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Erica. Nay, hindi ko siya boyfriend. Hindi ko nga type yung hipo na yun. Nagpunta lang siya dito para alukin ako ng trabaho. Paliwanag niya. Tumayo siya at nagtungo sa kusina. Halika na ho, kumain na tayo. Sumunod ito sa kanya at naupo sa kanyang tapat. Ganun naman pala? Bakit ayaw mo pakiharapan? Naguguluhang tanong nito. Iniabot niya ang kanin dito. Ayokong kunin niya ako dahil sa kakilala ko lang siya. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanya o kahit kanino pa. Gusto ko kung aasenso ako dahil sa sarili kong pagsisikap. Mabuti na yun para walang manunumbat sa akin at walang maniningil. Anak, hindi naman ganun ang tingin ko kay Jerome. Naniniwala akong kinukuha ka niya dahil sa kakayahan mo at hindi dahil sa ibang bagay na katulad ng iniisip mo. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi na sumagot si Erica. Batid niyang tama ang sinasabi ng ina. Pinagpatuloy niya ang pagkain at saka lumabas upang puntahan si Rufa. Kailangan niyang makausap ang kaibigan upang mahinga ng payo tungkol sa alok ni Jerome. Binitbit niya ang company profile na iniwan ng binata. Nag-usap sila sa kwarto ni Rufa. Hindi naman makapaniwala ang bakla sa mga nangyari sa kanya ng araw na yon. Sabi ko na nga ba't
In love ka sa kanya. Etching mo lang yung sinasabi mong gaganti siya sa atin kapag hindi tayo umalis sa The Haven. Landi mo talaga. Gaga, hindi ako maiinlove sa lalaking yun na mukhang hipon. Oops! Don't tell a lie, do not deny, aminin. Muestra pa nito na ginaya ang isang palabas sa TV noon. Tuwang-tuwa ito para sa kaibigan dahil alam nito kung gaano niya pinilit ang sariling kalimutan ng salitang pag-ibig, pero nabigo siya. Excuse me, mister. My gosh, Erica. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? I told you not to call me mister. Nakapamewang na paalala ng bakla. Nagharutan at nagkwentuhan pa sila ng bakla at inabot na sila ng alas 10 ng gabi. Ito lang ang masasay ko, my friend. Sabi nito habang naglalakad sila pauwi sa bahay ng dalaga. Grab it! Sabi nga nila, opportunity knocks only once. Tanggapin mo ang trabaho. Tumigil sila sa labas ng bahay upang hindi marinig ni Aling Julita ang kanilang usapan. I'm sure, hindi na niya ulit gagawin yung ginawa niya sa'yo noon. Ingat ka lang na huwag siyang galitin dahil alam mo na ang susunod na mangyayari. Kunwari napaisip pa ito. Minsan kaya, galitin ko siya. Malay mo, halikan din niya ako. Salamat ha. Alam mo, hindi ko talaga alam kung bakit ako nagtsatsaga makipag-usap sa'yo. Natatawa namang sagot ng dalaga. Umuwi ka nang at baka magdilim ang paningin ko. Salamat sa paghatid. Kumaway siya sa papalayong kaibigan bago pumasok ng bahay. Inabutan pa niya ang ina na nanonood ng TV. Sinasara niya ang mga pinto at bintana na magtanong ang matanda. Ano nga palang nangyari sa pag-apply ni Rufa? Tanggap na rin ho siya, Nay. Sagot ni Erica at sinabi rito ang inalok na sweldo sa kaibigan. Naupo siya sa tabi ng ina at binuksan ang hawak na company profile. Hindi niya namalayang maging ang ina ay nakatingin din doon. Yan ba ang kumpanya ni na Jerome? Aba, mukhang maganda, no? At saka di hamak na mataas ang starting salary mo kesa kay Rufa. Pinatay nito ang TV at nagsimulang umakyat. Anong pasya mo, anak? Tatanggapin mo ba? Bahala na ho, Nay. Pagod na ako mag-isip. Anak, ayokong pilitin kang gawin ang ayaw mo. Kung ano ang siyang tingin mong tama, siya mong gawin. At iniwan na siya nito. Kinabukasan, tinawagan si Jerome ng personal department upang alamin kung ano ang desisyon niya tungkol sa mga aplikanteng dumating nung isang araw. Yes, yes, Romualdo. I want us to hire Miss Mendoza. She's best qualified for the position. Sabi niya sa kausap. Mendoza, Erica? Yung batang mukhang artista? Sinabi ko na nga ba't siya ang matitipuhan mo eh. Hindi lang siya maganda, matalino pa. What do you think of her? Witty, di ba? Sabi ni Mr. Alea. Yeah, she's something else. Bumalik na ba siya para mag-submit ng additional requirements? I'm not sure, pero kung pupunta siya uli dito, siguradong malalaman ko. Aba, nang pumasok siya sa opisina ko, tumigil bigla ang trabaho sa buong departamento eh. Natawa naman si Jerome. Kasunod niyon ay bigla siyang naalarma. Kapag nagtrabaho na roon si Erica, iyak maraming maliligaw rito. Hindi pa nga ay marami na itong tagahanga. Lalo na kung makilala nila ito ng husto. Isang buntong hininga lang ang naisagot niya sa kanyang isip.
pare. If and when she comes back, let me know, okay? Habili niya sa personnel manager. But she doesn't have to report to me at once. Maybe you could ask Rocky or Raymond to show her around first. I'm sure they'll be more than willing to do it. Pagbibiro niya. Dalawang araw na ang lumipas mula nang puntahan niya si Erica sa bahay, ngunit hindi pa rin ito nagbabalik sa opisina upang i-confirm ang employment nito. Ang personal manager ay nagtataka na sa kanya dahil maya't maya ang tawag niya rito upang tanungin kung dumating o kahit tumawag man lamang ang dalaga. At sa tuwing tatanungin siya nito, kung may ibang aplikante siyang magustuhan, ay palaging wala ang isinasagot niya. Makalipas ang isang linggo, ay dumating din sa wakas ang hinihintay nila. Dala ang mga requirements tulad ng NBI at police clearance, medical examination result at iba pa. Laking tuwa ni Mr. Aleya nung makita ang magandang dalaga. Dahil sa wakas, ay tatantana na din siya ni Jerome. At dito muna po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Samahan niyo akong muli para sa part 8 ng kwentong Paubaya. Maraming salamat po!